Welcome back to my channel. It's me again, Giselle, your Kikai Farmer. Pwedeng igamot kapag matamlay at ayaw kumain ng ating inahing baboy. Pero bago yan, para sa mga ka-farmers natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, pindutin nyo na po ang subscribe button at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa aking mga farming tips na siguradong makatutulong sa paunlad ng inyong negosyo. Lalong-lalo na ang pagbababuyan, pagmamanukan at pagbabaka. Ito po ay base lamang sa aking kaalaman at karanasan. Binabati ko po ang aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Special shout out po tayo para sa ating mga subscribers na nagko-comment. Maraming salamat po. Meron po tayong cash giveaway para sa videong ito ka-farmers, kaya panoorin niyo po hanggang sa dulo para malaman niyo po ang keyword at i-comment niyo po agad. Naglalagay po ako ng instruction sa intro kung paano kayo mananalo. Bilang pasasalamat po ito para sa inyong walang sawang suporta sa channel natin. So mga ka-farmers, andito na naman tayo ulit sa ating munting babuyan upang tatalakayin natin kung ano ang pwedeng igamot sa inyong inahing baboy kapag ito ay matamlay at walang gana kumain. Ito po ang kadalasang problema ng ating mga kapatid na hog raisers kapag nagbubuntis ang kanilang inahing baboy. Alam nyo mga farmers, mahirap talagang gamutin ang inahing baboy kapag matamlay at hindi kumain habang nagbubuntis dahil hindi yan pwede na mag-inject tayo ng kahit na anumang antibiotic. Malaking problema po ito dahil buntis sila at posibleng maapektuhan ang kanilang biik na nasa sinapupunan pa lamang. Maselan po kasi ang mga buntis na inahing baboy ka-farmers, kaya kung may makikita tayong sintomas na may sakit sila, kailangan na gamutin natin agad upang hindi maapektuhan ang kanilang mga biik sa loob, dahil sayang naman kapag mamamatay ang inahin at mamamatay pa ang mga biik. Malaking lugi po ito para sa atin na mga hog raisers. Nagkaroon din kami ng inahin na ganyan ka-farmers, na experience namin to mga last week, kaya naisipan ko ding i-share sa inyo kung ano ba ang pwedeng magiging lunas pag nangyayari din ito sa inyong mga inahing baboy. At ngayon, okay na po ang aming inahing baboy ka-farmers. Ipapakita ko po yun sa inyo mamaya. Pero naka-experience din kami ka-farmers noong bago pa kami na namatay talaga ang aming inahing baboy, at salamat sa Diyos, buhay lang din ang kaniyang mga biik. Nangyari po ito mga ka-farmers noong bago pa lang po kami sa pagbababuyan. Wala pa kaming masyadong experience at hindi pa namin alam kung ano ang pwede namin gawin. Kaya kung may makikita tayong mga simptomas ka-farmers na may sakit ang ating mga inahing baboy, kailangan natin na agapan agad. Ang maaring rason na mangyayari na magkasakit ang ating inahing baboy ka-farmers ay posibleng stress dahil sa pabago-bagong klima ng panahon ngayon. Kakasama din sa buntis na baboy ka-farmers ang sobrang init at sobrang lamig, lalo na paggabi. Kaya kung gabi ka-farmers na masyadong malamig, so pwede kayong magsiga. Iwasan din natin ka-farmers na maulanan ang ating mga inahing baboy upang hindi sila malamigan. So, if ever mga ka-farmers maka-encounter kayo ng ganitong problem, una nyo pong gawin ay mag-inject kayo ng B-complex. Yan po ang una naming ginawa. Hindi ko lang siya nakuhaan ng video, pero yan po ang ginawa namin.
Ang dosage po ay depende po yan sa kung anong brand ang ginagamit ninyo, kaya basahin nyo po mabuti para makuha nyo po ang proper dosage na i-inject nyo sa inyong mga alagang inahing baboy. Tandaan nyo ka-farmers na kapag nag-inject tayo ng B-complex at hindi tama ang dosage natin, posible na walang visa ito at posible din na makakasama sa pagbubuntis ng ating inahing baboy. Kung hindi pa ito buntis ka-farmers, madali itong gamutin dahil pwede tayong mag-inject ng kahit na anumang antibiotic. Kaso buntis, so hindi talaga pwede ang kahit na anumang antibiotic dito. Yan po ang dapat nating tandaan. So, pag makikita niyo po ka-farmers na hindi kumain ang inyong inahing baboy, gamutin niyo po agad. Huwag niyo na pong patagalin. Then, pagkatapos niyo pong ma-injectan ng B-complex ka-farmers, punasan niyo po ng suka ang kanyang singit, ang kanyang ulo, at ang kanyang buong katawan. Parang naliligo na siya ng suka. So, mga isang sachet nito ka-farmers, ito lang yung ginagamit ko kasi ito yung available sa amin. Hindi po ako nag-i-endorse ng brand na ito. Kasi ito lang yung ginagamit namin kasi ito yung available. Mga isang sachet nito, ipinapahid ko po sa buong katawan ng aming inahing baboy. Ang purpose po na pahiran natin ang suka ka-farmers ay para ma-cool down ang init ng kanyang katawan. Huwag nyo din pong papaliguan ka-farmers kapag nakikita nyo pong matamlay at may sakit ang inyong inahing baboy. So since walang gana kumain ang ating inahing baboy ka-farmers, lalo na ang feeds, kailangan na humanap tayo ng mga dahon-dahon na pwede nilang kainin. Dahil hindi pwede na walang laman ang kanilang tiyan dahil mas lalong mahihina sila at tatamlay. Ang dahon na ibinibigay ko sa kanya ka-farmers ay dahon ng saging. Ito, kasi ito yung marami dito sa amin. Pwede din ang kangkong. Pero mas maraming saging dito, kaya dahon ng saging ang ibinibigay ko. Malakas sila kumain ng dahon ng saging. Yan ka-farmers, so ang lakas niya kumain ng dahon ng saging. Actually, malalapit na to siyang manganak, mga next week na siguro. See? Ang lakas niya kumain ng dahon ng saging ka-farmers. Biig na nakikita nyo po ka-farmers, hindi po anak niya yon. Anak yun na isang inahin namin. Magkakatabi lang kasi sila. And anak niya yan, mga biig. Mga malulusog na biig. Pasensya na, hindi pa nalinisan. And mga ka-farmers, malapit niya nang maubos ang dahon ng saging. Tandaan ninyo ka-farmers na hindi pwedeng walang laman ang kanilang tiyan. Kailangan talaga na bigyan nyo ng kahit na ano-ano mang dahon na pwede nilang kainin. At sa tubig naman ka-farmers, nilalagyan ko siya ng kaunting electrolytes, mga isang tabo lang para mauubos nila, para ma-rehydrate ang kanyang katawan, so pwede din na yan ang inyong gawin. Maganda po ang electrolytes kahit na sa buntis na inahin. I-monitor nyo po palagi ka-farmers kung nawawala ba ang init ng kanyang katawan. Dahil kung hindi talaga nalulunasan ang B-complex at ng suka, pwede na tayong mag-inject ng paracetamol. Pero itong sa amin ka-farmers, hindi na kami nakaabot sa pag-i-inject ng paracetamol dahil nalunasan naman ng aming injection ng B-complex at pahiran ng suka. So hanggang dito na lang po mga ka-farmers. Sana po ang video ito ay makatutulong sa ating mga kapatid na hog-raisers na posibleng maka-encounter sa problema ito in the future. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga farming tips na siguradong makatutulong sa pag-unlad ng inyong negosyo. Lalong-lalo na ang pagbababuyan, pagmamanukan at pagbabaka. Ito po ay base lamang sa aking kaalaman at karanasan. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din po ng iba nating mga kahag-raisers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit na anumang hayop na pwedeng mapakitaan. Maraming salamat po! God bless! Happy farming! Bye-bye!